comment sa ano natin. What's up mga kaberks? Araw, tanghali at gabi. Sama kayo sa sulok ng mundo. I hope magandang araw nyo today mga kaberks. Ayan, pupunta kami simbahan. Sisimba tayo mga kaberks. Kasama ko sila Jen. Siyempre yung pamilya ko. Today is Saturday. Meron daw ano ngayon mga kaberks. May special mas dito sa ano sa Helsinki kasi parang may mga archbishop yata na dumating galing ng Rome. Yeah. Ng Vatican, yata. Ha, yata. Hindi ko alam kung saang parte, basta merong ano. May pari na dumating. Oo, galing tapos. Ibang bansa. Archbishop, tapos ano. Nagmimisa dito. Niya, nirequest nila Mel, Giselle, na mag-mass daw dito. Eh, tamang-tama, ano naman. Ano sa, ano, may konti kaming, ano ba tawag to? Bakanting oras. Yeah. Ang oras dito mga kaberks is 10:30 na umaga. Ang lamig na. Oh. And guess what mga kaberks? Malamig na siya. 2 weeks lang yung summer. Malamig ngayon, na grabe ang kaya lamig na. Kailangan namin mag-sweater ulit. Ito tiis lang to. Parang ganda. Feels like Baguio ganun. Ano lang pa plus 9, plus 10 yung temperatura. Ang ginaw na. Pero malamig mga kaberks. Yung simo yung hangin. Tapos yung breeze pa ng hangin. Ayan. Ayan si Ren. Sama namin si Ren. Si Karina wala. May busy. May pinuntahan. Magsisimba din yung doctor niya ng work. Ewan ko lang kung makakahabol kasi ang mass daw is 11. Saan niyo ba yung hangin? Ang lakas. Ayan o. Summer feels na sa Finland mga ka-perks. Summer feels. Oh, winter na. two weeks lang pala yun. 2 weeks lang pala. Or pen the door. So yun mga ka-perks, update na lang namin kayo mamaya. Nandito na tayo sa simbahan. So yun mga ka-perks, nandito na tayo sa simbahan. St. Mary's Church. May misa ngayon kasi merong bumisita na pare from Vatican. So magmimisa siya dito sa St. Mary. Nasa loob na sila Jen. Iyan ka dito. Biglaan yung lipad ko dyan. Natagalan ako kasi naghanap akong parking kasi ngayon kasi ako nakapunta ulit dito nakapagsimba. Libre pa rin parking pag Sabado. So yun. Pasok tayo sa loob mga kabarkas. Ay, Lisa, ay ka ulit. Start na yung misa. Sila Jen. So yun, update na lang kay mamaya mga ka-berks. After ng mass. Sa nag-aaral ng law, abugas siya ng simbahan. Kinikritik namin na it's not actually renewal kasi parang iba. Nandito tayo sa airport at inatid ko yung mga pamangkin at yung pisan ko. Sila yung mga client ko dun sa aking ticketing business mga kabert. Meron kasi tayong online business na ano natin, sideline natin. So yun, sa akin sila bumili ng ticket na pauwing Pinas at saka balikan. So yun, syempre, as a travel agent, dapat i-assist natin yung ating mga kliyente hanggang sa makaalis sila at makabalik, diba mga kabert? Daming tao dito. Wala, mamaya pa magbubukas yung boarding gate nila eh. Ano ba sila? Papunta sila ng Doha. Wala pa. Eh no, wala pa nga. Hindi pa sila pwede mag-check in. Oh, Doha. Ito. Ito yung ano nila. 5 o'clock. Yung flight nila. 5:10.
So hindi pa open yung kanilang check-in services. Mamaya maya siguro mga 2 o'clock mag-open na yan. Dito muna tayo, madami na tao mga kabags, maghihila tayo ng kanilang check-in. Yung iba nag-check-in na. Ayan, timbangin muna yung ayan, titimbang sila mga kabert. Timbang. Kulang ng dalawang kilo eh. Bili kang chocolate sa yung chocolate. Kulang pa. May 1 kilo pa. Pwede pa tayo 1 kilo. Ayun kay Daisy. Yung hand carry mo, okay lang ba? Ayun. Yung hand carry kay Timbang. Yung hand carry. Check-in na sila. Ingat kayo ha. Baka natin sila dito. Dito, yan. Hindi, ikot ka Teng, pag ganun. Teng, dadiretso ka. Pag ganun ganun. Yan. Open na yung Doha, Qatar. Sana maging maayos yung flight nila at maging safe mga kabers. Makarating sila sa Pilipinas ng safe at walang aberya. Pauwi na tayo mga kabers. Naihatid na natin yung dapat natin ihatid. Yan. Yan na sila. Security control, pumasok na sila dun. Okay naman, nakakuha lang sila ng mga boarding pass nila. Okay na, nakahinga na tayo ng maluwag kasi syempre hanggat hindi pa nakakaalis. Hindi pa tayo kampante mga kabirds. Ayan, nakaalis na sila. Okay na. Uwi na tayo. So, see you na lang sa bahay. The next day. Yun mga kabirds. Ayan, meron tayong bisita. Ay, pwede ba ati ay? Pwede ka sa vlog? Pwede ka sa vlog? Yes, so yun mga ka-perks, meron tayong bisita. Yan. Siyempre gagamitin ko na naman sila sa vlog ko. Yan. Meron tayong ano ba tawag yan? Late dinner. Yan, kare-kare. Tapos isda. Yan ang ating food today mga ka-perks. Kasi bukas, binyag na ni Pakukay. Kaya lang dito sila. Dito sila sa amin nag-stay. Dito sila nag para bukas. Diretso tayo sa. Nauuhaw ka boss, nauuhaw ka. Wala na kayo diyan. Tumulo yan, peanut butter yan boss. Uy. Naghahanap kayo diyan ng tinapay, sabi mo peanut butter eh. Peanut butter. Ayun. Malinis na 'to. Ay mga tayo mga ka-birds. Ayun, meron pa tayong bubble dito. Karik pang karik kami. I think yes. Malinis yan. Yeah. So, kain muna tayo mga kabert. So guys. Oh my god. Guys singing. The next day.
Morning mga kaberks. Ayan. What's up mga kaberks? Ayan. Kararating ko lang, galing ako ng work. Ayan. Malulam dito sa amin mga kaberks. Umulan, basa yung kalsada. Ayan. Ayan. Galing ako ng golf club. Yung trabaho ko sa Tuzla, yung malayo. Aga kong gumising. Naantok tuloy ako. Tapos 4 gising na ako eh. Tapos umalis ako ng bahay ng bagong mag 5. Yun. Ako lang mag-isa ngayon si Jen kasi may S-Market siya ngayon Sabado. Baka nandyan na yun ngayon kasi kagabi umuwi ako. Masama yung pakiramdam niya. May sinat siya. Nilalagnap. Eh, hindi naman niya po pwedeng hindi papasukan yung S-Market kasi wala magre-relieve. Kaya sabi ko sa kanya, pasukan na lang niya kasi ano lang naman yun, 3 hours o 3.5 pagtisa na lang niya. Basta, hindi ko alam, baka nakauwi na siya niyan. Pero nauna ako umalis sa kanila eh. Baka nakauwi na siya kasi alas 9 na eh. Yun. Malulam dito sa amin, baka uulan ngayon. Tama-tama, kasi kanina nagdadrive ako, umulan. Baka buti nga huminto na pagbaba akong sasakyan. Yun. Wala na, bali ang pasok ko niyan. Mamayang hapon baka babalik kami ni Jen doon, gagawin namin yung isa pang trabaho namin. Kasi wala kami home cleaning ngayon. Nag-cancel yung customer. Next month na lang daw kasi nasa vacation sila. Yun. Okay naman yun, makakapahinga kami ni Jen. Sa Sabado, sa susunod na Sabado kami, may home cleaning. Yung nag-iisa namin home cleaning na napakabait ng customer mga kabarks. Yung bang, pagka, habang nagkatrabaho kami minsan, lalapitan niya kami para lang makipagkwentuhan. Kasi naiinip din siya kasi nga, dalawa na lang sila ng asawa niya doon sa bahay, napakalaking bahay. Ang ganda ng bahay nila, tapos dalawa lang sila nakatira yung anak nila. Malalaki na rin kasi kaya papasyal-pasyal lang doon. Kaya pag ano, naghanap sila ng kausap. At pagka habang naglilinis kami, minsan pupuntahan kami doon sa pwesto namin para makipagkwentuhan lang. Ay, ganun lang dito. Ganun ang paligid oh. Green na mga kaperks. Makatulog. Pag nandiyan si Jen, malamang tulog yun. Kasi matumapakramdam nun. So yun, akit muna ako mga kaberks. Mamaya, titignan ko. Update ko na lang kayo mamaya. Baka matutulog din ako kasi inantok ako. 3 oras pa lang yung tulog ko. Ay, kasi nag-edit tayo. Naksa. Edit! Kasi nga sabi ni Julie. Sabi din ni Jen. Kumbaga, tsagayin ko daw mag-upload mga kaperks kahit na pa twice a week o thrice a week. Basta meron tayong upload para sa inyo. Sabi ko sasubukan natin kasi gawa nga nung trabaho natin. Hindi ako makapag promise. Siyempre minsan pagdarating ako, pagod na ako. Hindi ko na kaya mag-edit. Itinutulog ko na lang. Pero may mga video ako, hindi ko lang na-edit. Hanggang sa yung iba, napapaglipasa ng panahon. Yeah, pero tatagayin natin ng mga kapers. Nandito na tayo sa yun, sa platform na tayo. Yeah, pagtagayin natin. Morning. Walang tao, tulog. Mga tulog pa sila. Na si Jen. Ayun yung sapatos niya. So yun mga kaperks, update ko na lang kayo mamaya kasi natutulog si Jen. At matutulog din ako. Mamaya na lang ulit mga kaperks. Morning mga kaperks. Ay, hindi na pala good morning. Tanghali na pala. Kakain na kami ni Jen. Nag-prepare na siya ng pagkain. Ayun siya kumakain na. Ano to? Brunch. Almusal tsaka lunch.
breakfast, lunch. Ay, si Jen. Say hi. Ito yung ating, ito yung ating food, mga ka-Berks. Prito ng chicken. Leftover. Okay, leftover. Ito yung patties. Tapos, eh, gumawa si Jen ng... Gumawa akong gravy. Tapos, gumawa siya yung mashed potatoes na? Wala na. Ha? Kasi gumawa ng mashed potatoes siya rin kagabi. Ubus na pala. So, ito yung food natin. Yan. Almusal tanghalian. Mag-almusal muna kami ni Jen. Tinamunda ko sa kami sa labas. Tapos, mamaya alis kami. May pupunta kami ni Jen. Kaya lang panahon ngayon, pero malulang. Tsaka... Mahangin. Mahangin. Lakas yung hangin. Yan, sa inyo. Mga bulaklak ni Jen. Parang uulan na naman yan, kasi kahapon ang ulan. Yan. Kain tayo. Yung ulam namin chicken. Si Sam tulog pa. Si Reng nandun nanonood ng TV. Yan yung ating chicken. Kahapon pa dapat namin yung ulam, hindi na iluto. Gravy namin, homemade gravy. Ayan, kain tayo mga kabers. Homemade gravy, gawa ni Jen. Ayan, ayan. Yung... Homemade a la KFC. Ayan, tingin ko muna kayo dito mga kabers. Kakain na kami ni Jen. Ayan. Kape. Kain tayo. After kasi nito, mag-work kami. Kasi hindi kami nag-work kahapon. Nagpahinga kami mga ka-verbs. Kasi kailangan ng katawan natin yan, pahinga. Ano nilagnat ako? Hindi na. Tsaka masama pa rin pakiramdam niya kahapon kasi may lagnat siya. Kaya sabi ko, bukas na natin gawin yung trabaho. Kaya kakain lang kami, tapos nito, pupunta kami sa trabaho. Tijen. So yun, bago kami kumain, eh bago kami mag-work, kain muna. Kasi kailangan natin yan. Sarap. Parang paulit-ulit ay sinasabi ko ah. Ayan o. Lagyan natin ng gravy itong ating patties. Ayan. Binigay ito ng pisan ko. Shoutout kay Ate May. Ayan. Ayan o. Bagay na bagay. Alam ko na. Yung isa beef, tapos yung isa may halong chicken yata. Sarap siya. Ayan. Natin. Tapos ito leftover na isda ng isang araw. Tatlong araw na to. isang araw pa yan, hindi pa maubos-ubos eh. Ulo na rin natira eh. Ah, lima yan eh. Dito. O yan. Kasi yung mga bata, lalo na si Sam, hindi kumakain ng isda pag di mo hinimay. Kaya nadala siya nung natinik siya no de. Natinik kasi siya dati. Paborito niya isda dati. Pake alamera, yung binabawalan ko, hantayin mo ako ipag-hinimay kita ganun. Binanatan niya yung, nung nasa Laguna tayo na ano. Bata pa siya nun, mga siguro 6 years old pa lang si Sam nun. 5 or 6 years five, old. 5 or 6. Nandito na ako nun sa no, Finland. Pero si Sam, no, nandito ka na. Nandito ka na sa Finland nun. Pinakialaman niya yung tilapia. Kinain niya. O, di natinik siya. Simula nun, di na siya kumakain ng isda. Kumakain siya pag? Himay. Hinimayan. Pag hinimay mo, hinimayan mo. Kahit ngayong malaki na siya. Naano siya. Nadala sa isda. So yan, kain muna tayo mga ka-birds. Hindi marunong maghimay. Puro leftover yung ating food ngayon. Itong rice ko, leftover din to kagabi pa to. Sayang eh, baka mapanis. Nabali na kasi mapanis yung pagkain gawa nung yung panahon mainit. Mainit na. Hindi kagaya nung winter, kahit ilang araw na yan. Hindi agad napapanis kasi kahit tatlong araw, hindi napapanis yung pagkain. Ito na lang tayo na. Ito na lang pala. Wala yung isang panador ng ano, ng tira. Pumasok po si Karina. Pumasok si Karina eh. May pasok pala si Karina ngayon. Yun yung tirador ng tira eh. Nagre-reklamo din yun eh pag maraming ano, leftover. Left ayaw din ni Karina may mga tira-tira eh. Nahihinayang siya. Yeah. Hindi yung titigilan hanggat tinauubos. Sarap? Sarap yung gravy ko. Buti nga, gumaling na agad si Jen. Kasi, pag di siya gumaling, mga ka-birds, ako gagawa mag-isa ng trabaho namin. Grabe yung sipon ko? Hapon. Pwede ko lang gawin yun, kaya lang, inaantok ako, kaya umuwi ako, nagpahinga ako. Grabe ko bukas na mabalikan pagka kasama ko siya. Kasi pagkasama ko siya, mas mabilis kami. Nalang mo ako sa siya.
Yung one year, washing machine na rin ni Mama. Ayan siya rin. Kain tayo. Di mo nakabid yun. Okay yun. Sino yata si Bon sa Tagalog? Kaya, magising. Sam! Labas lang. Sam, let's eat! Wala na yung gravy, ito na lang. Oo. Bumala kayo. Ayoko na yung gravy. Ah. Papaka na ng chicken. Ang bilis ng araw mga kabirds, nung nakaraang linggo lang, nandun kami sa Ikalin eh. Sa linggo na. Bilis-bilis. Nakaka-miss, babalik kami dun, promise. Babalik kami dun mga... Nag-invite tuloy kami ni Christian ni Brian. Ano na, invite nila kami ha ba? Bago sila mo yung Pinas, di ba? Nag-movie marathon kasi kami kagabi, kaya late na kami natulog. 2 AM. Kailangan siya yung banding namin eh. Kaya tulog, manood. Tamad kami lumabas. Pasok tayo mga kaburks. Gawin namin yung trabaho na hindi namin ginawa kahapon. Kasi Monday kailangan malinis na yun. Ano ba tawag doon? Yeah. Basta yun. Patay nga kasi kami ni Jen kahapon. Yun ha, hindi yung panahon. Kaya naman ang anak. Malamig. Malamig? Oo. Hindi naman, sakto lang, kayang-kaya naman. Marami may hamong hangin, kapo ko lang itong basura. Namin. Saro tayo, Miss. Ayan. Bukas may maghahakot na niya. Sa... Isang namin trabaho namin eh, mga 3 oras siguro. Mga 5 o'clock nandito na rin kami kasi alauna pa lang ang hangin ngayon. Kasama biyahe, mga 5:30. Taposin namin yung ito aming unfinished business. Yung ating unfinished business na trabaho. Kasi kailangan bago maglunis, malinis na yun para hindi tayo makomplain. Yun ah. Si Reng at si Sam nandun. Pag-movie marathon. Hindi na namin sinama. Kasi minsan sumasama sila, pero nandun lang sila sa area, sa sasakyan. Wala lang, sumi-mano lang sila. Gusto lang nilang makisama-sama sa amin. Sama. Tapos, pero hindi sila pumapasok sa loob. Nandun lang sila sa labas, sa car. Naglalaro sila doon minsan isa. Sireng-reng, kahit matanda na. Tambay-tambay. Sumasama pa yun sa amin. Sireng-reng, mahilig kasi sa ano yun, libot. Tatalo nga sila kahapon kung maglilibot, sabi ko hindi kasi sumapa. Ayun si Sam, bago ako lumabas, sabi niya, Mama, ang tayo pupunta sa Saturday. Kasi nga masama pakiramdam ni Jen kahapon, kaya sabi ko dito na tayo sa bahay. Kaya nanood na lang kami ng movie. Movie marathon kami kahapon. Pahinga namin, tas banding. Yun yung pinaka-banding namin. Kain sa bahay, nagluto sa Reng ng brownies. Oh yun pala, gumawa si Reng ng brownies kahapon. At saka mashed potato nung hapon. Ay, nung gabi, no? Naroon na gumawa si Reng ng ano eh. Pag naisipan niyang gumawa pag-bake, nagbe-bake siya.
O nga pala, ngayong pasukan, pumasa si Reng sa ano, sa school ng ano, sa cooking siya. Eh yung gusto daw niya, magluluto-luto. Sa chef. Sabi namin, ikaw bahala kung anong gusto mong gawin. E di, supportahan namin mga ka-works. Total, mahilig naman magluto-luto si Jen. E di, kung gusto dyan si yung... dapat, ano? Magluto-luto, e di okay lang. Dalawang school nung in-applyan niya nung May. Dalawa yung choices niya. Gusto niyang mag, ano, sa pastries, baking and pastries, at saka, ay actually tatlo pala. Gusto niya sa pastries and baking, at saka sa pagpupulis, at saka veterinary. Yung dalawa, na-applyan niya yung pastries and saka veterinary, at saka sa pagpupulis. Kaya lang, sa pagpupulis, wala siya nung interview, nasa Sweden siya nung concert ni concert ni Taylor Swift, nasa Sweden kasi siya noon. Kaya hindi siya nakaano nung interview niya. Yun, doon sa school na isa, pumasa naman siya. Kaya yun, ang kanyang magiging course ay sa pagluluto-luto. Ano siya? Ano ba yung tawag kasi doon? Parang hindi naman siya. Sa ano siya, may list. Sa restaurant, mga ganon. wait lang, mag-seatbelt ako. So yun mga ka-verts. Sa cooking siya, kumbaga. Sa cooking yung course ni Reg. Hindi ko alam yung exactong ano niya, course niya. Pero may term doon, hindi ko, nakalimutan ko yung exactong term nung ano niya. Yung course niya. Kasi dito, ano yun, in demand yun dito. Meron, basta ano yun, regarding sa pag-bake. Sa pagluluto. Kasi passion din naman niya yun. Punta kami ng work namin na unfinished business kahapon. We call it unfinished business. Hindi siya tapos. Hindi namin nagawa. Ganda ng ano, ang ganda ng panahon. Masarap magtrabaho pag ganito yung weather mga ka-Berks. Unlike pagka-winter, Diyos ko po, bukod sa ang hirap magbiyahe, maginaw, malamig, nakakatamad. Pero syempre, wala tayong magagawa. Itong summer, enjoyin na lang natin 2 months lang naman to. Actually, 2 months lang halos kasi yung mga susunod na ano nito, kahit sabi mo mang summer, malamig na. Eh ano na ngayon, July? July na tomorrow. Nag-uumpisa na siyang ano. Nag-uumpisa, hindi naman siya malamig, pero yung ano niya, may kasama na ring malakas na hangin. Kahapon umulan, 'di ba, no? Kahapon umulan. Pagkatapos nito, ano na naman autumn. Pinaka magandang ano dito, autumn. Naglalagas na yung ano. Nagre-renovate. Ah, binabakwas pala yung ano, love. Papalit si Narines. Papalit ng ano. Alam nyo, hirap magbiyahe ngayon dito. Ako malayo yung trabaho ko. Wala na kasi ako sa Prisma. Malayo na yung work ko. Metro stage sa metro. Kaya lang dito sa amin is walang metro until... Until September ba? September 4. Sige, nagpapalit sila ng ano? Renovate sila ng parang station. Tsaka yung mga relays inaayos nila. Yeah. So ang gagawin ko, magbabike ako yung scooter ko mula bahay hanggang dun sa pangatlong station from here sa amin sa Kontula. Drive namin na ring yun ng 15 minutes mula sa bahay. Dito kami dumadaan sa looban. Magkamin sana ipakita ko sa inyo. Sabay kami ni Reng pumapasok ng madaling araw. 4:30. Kuminsan 4:30 or 4:45, ganun. Kasi hahabulin namin yung first trip doon sa susunod na station ng 5 a.m. hanggang 5:15 a.m. Kaya mahirap din. Eh sa September, maginaw na. Autumn na nun. Mag-umpisa na yung autumn. Umpisa na naman yung mag-jacket-jacket na. Oo, jacket-jacket. Tingin ko pa nga nalalabahan lahat ng may winter jacket namin. Ano pa?
nakahanger pa din. Nakahanger pa yung winter jacket namin. Yung sa mga bata lalabahan ko muna. O sige, kita-kits mamaya mga ka-birds. It's, may baon kami mga ka-birds ha. Ayan tayo. Baon namin. Pringles. Lagi kami may baon dito sa sasakyan. Kasi anytime na nagutom kami, may kutputin kami dito. Para hindi na kami dadaan ng supermarket. Kasi pag dumaan ng supermarket mga ka-birds, mas napapagastos. Yung biyahe dito sa work namin mga ka-birds, pag sinabi mong 30 minutes, 30 minutes talaga yun, dire-diretso na biyahe. Hindi siya yung kagaya sa atin na pag sinabi mong 30 minutes dahil sa traffic. Matraffic kasi sa atin. Kaya yung isang kilometro sa atin, inabot ng isang oras. Oo. Like nung nagpunta kami kay La Cris, Lalo. 2 hours and 30 minutes mahigit, no? Lalo lang sa may 2 Manila, hours and 40 Manila minutes, area. Ganon. Dire-diretso yun, hindi kami nag-stop over nun. Ang takbo natin, 100 to 120 ba na? Yung ano lang, yun yung papunta, pero yung pabalik, nag-stopover tayo. Nung papunta kami, straight yun. Kasi nung pabalik, inaantok si Damian. Imagine niyo kung gaano yung kalayo. Nagulat ako, biglang lumiko sa ano. Nag-stopover kami kasi inaantok si Robert. Inaantok daw siya, magkakapi daw. Hindi, at saka si Miggy, nang hihingi ng ano, ng hachoko. Kailangan lang itakbo namin kasi nga may mga bata. Sakay, sila Julie, may sakay din bata. Kaya sumunod lang kami sa speed limit. Ganun kalayo yung tirahan nila, Chris. Sila Kweni, mas malapit pa sila Kweni. 1 hour ba kay La Kweni? Wala niya. Malapit lang sila Kweni. Isang oras may ikit lang. Oh, isang oras at kalahati. Kotka lang sila eh. Kay La Chris as in malayo pa. Doble sa layo ng kay La Kweni. Kaya si Kweni, anytime pag naisipan niyang bumaba dito, bababa siya. Yun naman, wala sa plano yun. Pagka gusto niya, pagka libre siya at gusto bumaba. Bumababa siya. Maganda rin kila Kweni mga ka-birds. Pagka nakarating na tayo dun, di ba? Yung birthday ni Birthday ni Mixu. Pero di pa natin nalibot yung Kotka. Meron pa itong mga magagandang lugar dun na di pa natin napuntahan. Hindi kasi namin maano ng ano eh. Hindi kami makapag-commit ng ganun na pag nag-i-invite sila sa amin. Kasi nga, gawa sa trabaho namin. Hindi nyo pwedeng ipagpaliban. Mahirap kasi sa amin hanap ng reliever sa work namin. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang absent ganun. Kailangan may naka-standby 1 or 2 weeks before your yung pag-absent mo ay kailangan meron ng naka-standby. Unless na lang kailangan mo kunwari nagkasakit ka ganun. Emergency ganun. Pero yung hindi pwede. So yun mga ka-barks, biyahe muna kami. Dito na namin kayo mamaya. Punta kami sa aming work, yung aming work na, ang tawag nito, laboratory. Sa kami nag-bookbang ni Jen, sa labas, doon kami pupunta. So, may pagawa ng essential oil. So, pagawaan ng kung ano-ano, basta yun, laboratory yun mga ka-barks. Sige, see you. Mga ka-barks, see you later, pagkatapos namin mag-work. Yo, welcome back mga ka-barks. Tapos na kami ni Jen. Sakto 5:30. Mga alas 6 na kami makakarating sa bahay siguro ni Jen. May dadaan pa kami ng Lidl kasi may bibilin daw siya. So yun mga ka-barks, maraming salamat sa pagsama nyo today for today's video. Dito ko na tatapusin yung vlog namin kasi mamaya pagdating ko syempre mag-edit tayo, o diba? So mga ka-perks, maraming salamat sa pagsama sa vlog natin today. Sana nag-enjoy kayo. Kung bago lang kayo, like yung ating video mga ka-perks. Subscribe na rin kayo. Ito si Jen. Magbabay ka na. Bye! Idadaan pa tayong video, bibiling itlog. Okay. So ayun mga ka-perks. See you later. See you na lang sa susunod na video. Bye-bye. Kitos.